Marami sa atin ang naghahanap ng pogi at may pagmamalaking motor, ngunit ang malaking hadlang ay ang budget. Diyan na ngayon papasok ang RUSI sa kanilang mga bagong labas na motor ngayong taon na pogi, ngunit di ka mamumulubi sa presyo. Ngayong araw, halina't silipin natin ang isa na namang gawang RUSI na maporma at mura. RUSI Flair 125cc. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Without further ado, let's jump right into it. Yo, good day netizens, this is Sir Adriano. Kung bago ko pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Nandito ulit ako sa RUSI ngayon dahil meron na naman bagong labas ang RUSI. I think ng September lang to, RUSI Flair 125cc naman itong isang to. So, kung makikita ninyo, malalaman nyo agad kung saan inspired tong motor na to, no? Medyo may pagkakahawig siya sa Honda Click 125 tsaka sa 150, no? Masasabi ko na may pagkakahawig din siya sa 150 dahil dalawa yung handog niya na color variation. Meron siyang handog na glossy finish, kagaya ng i-review natin ngayon. Tapos, meron pa siyang mga iba't ibang color variation. May black na matte finish, may blue, merong gray na matte din. Ayan, no? May gray siya na matte. Tapos, may kulay red na matte din. Ayan, RUSI Flair 125cc. So, let's start with the engine. Ang engine nito is 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, 124.6cc, single cylinder, air-cooled pa siya, and carb type pa. Yun yung big difference niya. Kung may isipan nyo na ito ay kalaban ng Honda Click dahil sa itsura niya, medyo hindi natin siya maiko-compare dahil this one is still carb type. Carb type pa tong 125cc na to, no? Pero ang maganda dyan, umpisa natin sa presyo para malibang kayo habang pinapanood ninyo. Malaman ninyo kung bakit ko finiture ang motor na to. To think na ang kanyang SRP is only 55,000 pesos. Tingnan natin kung ano ba yung maihahandog nito, no? So medyo tight ang budget. Pero gusto ng motor na medyo pamporma talaga, may re-recommend ko isang to. Tingnan natin kung halimbawa ay gusto ninyo ng installment. So kung installment, magda-down payment kayo ng 5,000 pesos. For 3 years, it will be 2,305 ang monthly for 3 years. Pero dahil may rebate na 300, magiging 2,005 na lang. For 2 years naman is 3,075. Ganun din, may rebate na 300. Meaning to say, kapag nasa oras ka nagbabayad, less 300 yung babayaran mo, magiging 2,775. That's for 2 years. And kung 1 year naman, 5,390. Ang rebate is 300 din, so magiging 5,090 for 1 year. Ganun kagrabe yung presyo. Kaya yung tumataas ang kilay na nasabihin carb type pa or what, check nyo muna kasi ang offer neto, inaabot niya yung medyo mas tight ang budget ng mga individual na gustong magmotor at gusto ng pamporma na, pero hindi pa masyado afford yung ibang motorcycle ngayon or scooters na nasa market. Eh, pwede nyo i-check talaga tong RUSI Flair. So check natin yung iba niyang capacity. Ang max power neto, it can give you 7.5 horsepower at 7,500 RPM. Ang kanyang max torque is 7.6 Newton meter at 6,000 RPM. Compression ratio is 9.1 by 1 is to 1.
Ang oil capacity is 1.1 liters. Bore and stroke is 52.4 by 57.8 millimeters. Ang weight nito is 103 kilograms. Euro 3 compliant na rin to. And ang kanyang average fuel consumption is 33.5 kilometers per liter. Habang ang fuel tank capacity naman niya is 7 liters ayon sa manual. Okay, ayon yun sa manual. Naka GY6 engine na siya, kung mas kilala siya dun sa tawag na yun. So pansin ko dito, kasha siguro dito ang full face helmet. Check nga natin bro, yung helmet mo, Spider. Check natin kung kasha. Check natin, mukhang kasha. Ah, hindi. Hindi kasha. Hindi kasha ang ano. Balik-balik. Hindi, ano eh. Wala siyang... Talong hindi kakasya pag baliktad. Okay, hindi kasya full face helmet, pero half face helmet kasya. Salamat bro. Tapos napakalaki ng fuel tank capacity niya. Kung mapapansin ninyo, ang paint job niya dito sa handlebar is matte, habang glossy naman dito. Glossy naman dito ang hatid niya. Tignan muna natin yung unahan. Yung unahan niya, bulb type pa siya, hindi pa siya LED yung kanyang headlight, no? So halogen display pa yung kanyang headlight, pero LED na tong kanyang eyeline. May eyeline siya na LED na, tsaka park light na LED na. Habang yung signal lights naman niya nasa gilid, and ito ay bulb type pa din. Tapos medyo malleable din, no? May pagka-malleable din. Mas maganda quality ng fairings na itong isang to. May pagka-malleable din, or malalaman nyo kasi pag pinisil nyo at sumusunod siya agad-agad, or madali siyang pisilin. Meaning to say, hindi siya ganun ka-brittle. Kapag nabunggu ka, hindi siya basta-basta mababasag, mag-aabsorb siya ng impact ng force, no? Pero kapag ka masyadong brittle or malutong, kapag nabangga ka, basag agad siya, no? Yun yung isa sa mga titingnan ninyo kapag ka titingin kayo ng motor. Naka-disc brake na siya sa unahan, pero hindi pa siya combi brake. Tapos naka, ang gulong niya, ang size ng gulong, meron ba dito? 80 by 90 by 14, 14 inches wheels, 80 by 90. Na I think this one is, palagay mo tol, tubeless na to, hindi pa. Tanggalin niyo. Parang hindi pa, no? Hindi pa. Tube type pa yan. Tube type pa to yung kanyang ano, gulong. Tapos meron siyang kickstart. Ito napakahalaga ng kickstart, dahil kapag ka natirikan ka or nadiskarga ang baterya mo, mapapastart mo pa rin yung motor at hindi ka tulak na parang kotse. So ayan, ang medyo makikita ninyo na obvious issues na niya, no? Medyo natutungkab ang paint job at lumilitaw na yung kanyang kalawang, no? Kapag ka nabasa, yun yung medyo ititignan ninyo, no? I-watch out ninyo yung bagay na i-monitor ninyo mabuti. Kailangan ang iyong pagpaparkan ay may bubong para masiguro ninyo na tumagal ang materyales. Naka-monoshock naman sa likod, and kagaya nung mga iba, meron na siyang built-in na tire hugger. So very neat yung design niya, hindi tatalsik kung saan yung putik. Sa likod naman, one piece lang or isang buo yung kanyang tail light, and wala siya nakahiwalay dito ng mga tail light. So hindi ka makangamba na baka may mabali, no? So one piece lang siya. Also steel bulb type yung kanyang tail light. May ilaw din siya para sa plaka. Ayan. So ito yung kanyang pinaka decal sa likod. Sa gilid, ito yung pinaka decal siya. May nakalagay lang na malaki na flare. Ayan siya, flare. Tapos R-box, Rosy box. Ito yung new box niya. Tapos ang quality ng tapakan na angkas is rubber type pa siya. Rubber type. And ito yun naman yung kanyang pinaka heat guard. Ang lambot. Ang nipis ng plastic na to sa heat guard niya. And air cooled pa siya, pero naka-design siya na parang yung sa radiator ng click, na parang liquid cooled na yung handog. Pero sa totoo, pag tinignan niyo sa loob, is may fan pa siya. So air cooled pa siya, no? Naka-fan cooled pa to. Tapos ang baterya nito, saan kaya? Natin ma-check. Check muna natin yung seat. Malambot naman yung kutsyon. Hindi ko lang makita yung quality ng pinaka-seat niya. Okay.
on the regular side, medyo madulas tong ganitong klase. Check natin yung seating position. So naka-upright seating position na siya. And abot to ng kahit 5'2 in height. Naka-ano nga lang ngayon, naka-center stand, kaya medyo tingkayad ako. Pero leg room niya, napakalawak. Napakalawak ng leg room niya dito. May sabitan pa ng bag. Parehas halos nung sa pockets ng click. Merong mas malalim dito sa kaliwa. May mas mababaw naman dito sa kanan. So yung seat niya, para buksan, kailangan mo lang siya itapat dun sa seat. May button na dito na pwede mong pindutin na ganun. Sarado natin. Ayun. So pag pinindot mo, may clicking sound. Pwede mo na siyang buksan. Very convenient din. Maganda na nag-create na sila ng ganung mechanism na halos sumasabay na talaga sa mga motor nowadays, no? Pero mas may shallow, mas mababaw na bulsa naman dito sa kabila. Tapos on the regular side, medyo on the regular side itong, hindi siya masyado on the regular side eh, no? Itong ano, itong rubber dito, no? Medyo ito na dito na nagbawas ng presyo siguro yung Rusi, pati sa mga buttons. Sa kabila may kill switch. Wala siyang kill switch sa side stand, pero may kill switch sa dito. Tapos dito naman is yung ilaw. May choice ka kung gusto mo nakabukas or nakasara. Pwede mo siya isara tuwing araw. May push start din siya. Sa kabila naman merong high beam tsaka low beam. Hindi pa ganun ka-premium yung quality ng mga buttons niya, no? May busina. Busina muna bago yung signal lights. No, medyo parehas na sa click. Ito yung sabi ko, hindi ako masyado fan ng ganitong klase ng button para sa signal lights. Dahil may mga awkward angle sya. Kapag pinindot mo, hindi ka agad-agad kumakagat. No, tapos okay naman yung brake lever nya. Nasa regular side naman. Tapos ang digital, ang panel gauge nya, hindi pa sya digital. Hindi pa sya fully digital. May digital sya, tsaka may analog. Andito yung mga signals niya, high beam, low beam, tsaka signal lights andito. So walang buttons para dito. So analog pa. Sa gilid naman, meron siyang decals dito na Rusi 125. Tapos sa unahan, meron lang nakasulat dito na flare. Yan, may flare. Naka-disc brake sa likod. Sa likura, ay sa unahan naka-disc brake. Sa likura, naka-drum brakes pa. So, tapos CVT na rin siya. Ito yung airbox niya. CVT na. Monoshock. Sa likodan, ang kanyang size ay 90 by 90 by 14. Mas malaki pala. Sa unahan, ano eh? Sa unahan, 80 by 90 by 14. Parehas palang 14. Ayun. So, yung iba niyang kulay, ito, may parang carbon na part, may tsura. Okay din siya, yung iba niyang kulay. Yung matte, ito yung matte. Matte black, matte gray, tsaka matte green. Ganda na ito, ano to? Classic ba to? Ah, classic. Tapos na ako dyan, na-review ko na yan. Check natin. So, ayun, nakita ninyo yung Rusi Flash 125cc carb type pa siya, pero sa price na 50,000 para sa akin. Napakagandang offer nito para sa Rusi dahil inaabot niya yung mga medyo tight ang budget, pero at the same time gusto ng mapormang motor. You can still try this Rusi Flare 125cc. Again, maraming salamat dito sa Rusi Canlalay Binyan Laguna sa pagpapaunlak na i-video itong kanilang units. And maraming salamat sa mga staff nila dito. So ayun lang yung Rusi 125. Pwede nyo siyang tingnan in person para makapag-decide kayo. Nagustuhan ko siya personally para sa ino-offer niya na presyo. So you can check it personally para matry ninyo kung type nyo ba siya. And that's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, comment your thoughts para sa inyo. Sulit ba itong Rusi 125, Flare 125? Ano pa ibang motor na gusto nyo mapanood? Just comment down below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. Yo, maraming salamat po sa Rusi Canlalay Binyan Laguna, sa mga staff nila, si Jim at si Nico. Ayun, may shoutout ba kayo, tol? Okay na po, salamat. Okay na yun. Shoutout din sa mga staff nila dito. Maraming salamat sa accommodation.
So yun, thank you, thank you. Thank you, thank you. Salamat.